naalala ko tuloy yung first love ko sa call center. Itago natin siya sa pangalang Tingas. Gabi-gabi, lagi kong sinasabi sa sarili ko na sana ano makita ko si Tingas. Lagi ko siya gustong makita. Parang nagkakasya kay Tingas. Ube! Subscribe mo na mga besh at i-hit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga tips, trivia, life hacks, at goodbyes! At magbabasa ako ngayon ng mga comments ninyo from my previous video na pinamagatang Slang ba dapat sa call center interview? Tingnan natin kung may mga comments kayo. Sa awa ng Diyos, may mga nag-comment. Thank you very much sa ating 12 comments. Siya, magbasa na tayo ng mga comments. Sino natin naman kung may mga nag-comment? Share mo dito mga na-experience mo sa call center interview. Ayun, sa awa ng Diyos, isang like tapos walang nag-comment. Walang nag-reply. Thank you! Sabi ni Dali Andrada, may ads na video mo, hindi ko in-skip. Hehehe. Hehehe ka din. Tara. Buti naman hindi mo in-skip dahil dyan, nagkaroon ako ng one set. Thank you very much. Sabi ni Joyce Maika Matias, nag-try na ako sa Alorica. So yun, I passed the initial interview. Congratulations, Joyce. Congratulations, Joyce. Nakapasa ka na sa Alorica. Pero failed sa exam. Ay, Joyce, ay pakishare naman dito kung ano yung mga exam sa ano para matulungan natin yung iba nating mga aplikante dyan na gustong mag-try sa Alorica. Magbigay ka ng hint kung ano yung mga exam dyan. Sabi ni Joyce, ayoko nga. Gusto ko hindi rin sila makapasa. Selfish, te. Hindi ka naman namin pinipressure, pero alam mo, mayroon tayong tinatawag na konsensya. Lumalabas yan minsan sa gabi. Naku, hindi ka rin makakatulog kapag ganyan. Guys, looks great. Thank you po, Sketch Journeys. Siguro vlogger din siya, kaya... sige, te. Papanoorin ko rin yun sa'yo. Huwag ka magalala. Pencil show siya. Level up, Mom Shee. Laugh trip alat ako sa video mo. Talaga ba, Denzel? At least naman, Denzel, napapatawa kita. Siguro maraming mga bagay nagpapalungkot sa'yo sa mga panahon na ito. Pero maigi naman napapasaya kita kahit papano. Kahit seryoso naman talaga ako sa mga sinasabi ko. Mukha lang akong wacky. Dory Tuy ko. Si Dory Tuy ko talaga pinanood yung video ko. Sabi niya kasi dito, kainta na rin sa kainta. Kaina. Kaina. Kainta, Siri. Kaina. Pag nakapasok kayo sa call center, huwag niyo dadalhin yung American accent niyo sa labas, ha. Yung American accent niyo, dalhin niyo lang yan kapag kausap niyo mga Amerikano. Kaya minsan napupulaan din ng mga call center agent na mayayabang, mahahangin. Kasi paano ba naman, hindi nila nilulugar. Yung dapat paglagyan ng American accent nila. Kaya ka lang nag-American accent. Kasi ang mga kausap mo, Amerikano. Yun para maintindihan ka nila. Kasi kapag ginamitan mo ng Tagalog accent niyan, o yung barong English natin, hindi ka maintindihan talaga ng ano, ng mga Amerikano. Nilulugar natin yan, best. Nilulugar natin yan, ha? Kapag sasakay ka ng public transportation gaya ng jeep, huwag kang mama-accent kasi hindi ka maintindihan ng driver. Tapos, may imbiyer na sa'yo yung mga kasakay mo sa jeep. Tatarayan ka nila, bibidyo ka pa nila. Kakalat yung ano mo, video mo, nang viral ka sa internet. Tapos, magkakaroon ka ng mga basher. Yung muntin lupa, yung Montelupe. Diba? Hindi gano'n. Huwag nilalagyan ng accent. Diba? Ang accent natin dito sa Pilipinas, kundi Tagalog accent, Filipino accent o neutral accent. Yan ang mga accent natin dito sa Pilipinas na maintindihan ng common na tao, diba? Huwag kayo masyadong, ang dami ko nilalal. Ang konti-konti ng comment ni ate, dami ng komentaryo. Marty Postalino, ang haba ng comment mo. Thank you din, yun ang sinabi niya. Comment ni Zalina Fins, nice sharing kapatid. Thank you very much po, kapatid ko sa pananampalataya. Hindi ko masyadong matas kasi butas. I mean, skip akong comedy. Denzel Chow Chow. Tips naman paano ba maipasa ang exam? Please, next video mo naman pa. Shoutout naman po ako. Shoutout nga pala, no? Kay Denzel Chow Chow. Shoutout! Oh, na-shoutout na kita! Denzel Chow Chow! Pero sige, pag-usapan natin tong paano ba maipasa ang exam? Okay, hindi ako magmamarunong dito kasi ako rin kasi yung tipo ng taong hindi ako masyadong pasahin sa exam.
yung mga call center na inapplyan ko before, karamihan sa mga naibagsak ko exam, madalas kasi ako pumapasa sa initial interview, binabagsak ko lang talaga kundi exam final interview. Yun ang dalawang yun. May mga tao kasi na magaling sa exam pero mahina sa interview. May mga tao naman na magaling sa interview pero mahina sa exam. Hindi ako masyado magbibigay ng tips kung paano maipasa ang exam mamaya kasi magbigay ako ng tips. Tapos hindi kayo pumasa, masisi nyo pa ako. Kasi yung exam, iba-iba yan eh. Siguro bibigyan ko na lang kayo ng mga hints kung ano ba talaga ina-exam sa call center. Ibabase ko to sa mga naranasan kong exam ha. Sa Teletech noon, 2005, nag-apply ako dyan. Ang mga na-exam ko dyan, more on computer. Yung tungkol sa mga basic troubleshooting ng computer. Kung ano ba yung mga operating system na meron. Mga parts ng computer, yung mga ganyan. Mga basic information tungkol sa computer. So, i-review mo yan. Ganito, ano ba ito? Mouse ba ito? Ba't ba ito mouse? Kamag-anak pa ito ni Mickey Mouse? Mga ganyan. Ano ba ang CPU? Ano ba ang webcam? Para ba ito kapag nag-show pa ng live? Ano yung internet? Ano yung ethernet? Ano yung, mga ganong exam. Basta tungkol sa computer, ini-exam nila. Meron din silang exam na Versat na kung saan may kausap ka sa telepono na ganyan. Tapos magtatanong, may tatanong sila. Halimbawa, what is your hobby? Ang tanda ko noon, bumagsak ako noon sa Versal. Pero nag-retake ako. Pinag-retake din ako the same day. Yung pangatlo kong try, pumasa na ako. Ang ginawa ko sa pangatlong try, nilakasan ko yung boses ko. Minake sure ko na clear yung mga sinasabi ko. So sa Versal kasi ang mahalaga, yung tamang pronunciation. Hindi naman sila focus masyado sa accent. Basta tama lang yung pronunciation mo na B and F. Diba? Yung V saka B. Yung R. Yung ganon. Tapos yung short I saka long E. Like for example, yung D-E-E-P, hindi yan deep. Diba? Deep. Ano yung long E sound yan eh? Deep. Hindi siya deep. Yung deep, iba yon. Yung sinasaw-saw yon. Yung deep. Yung deep, malalim yan. Malalim. Halimbawa, yung salitang B-E-A-C-H, madalas sinasabi natin beach. Makakalain ng machine, minumura mo yung machine, kaya ka binabagsak. Halimbawa, tinanong ka ng Versat, when was your last travel? Mamaya sinabi mo, I went to the beach. Nako, kaya ka pala binagsak kasi minura mo si Versat, diba? Beach yun, diba? Long E sound, beach. Kaya practice mo yung ganyan mo. Pasensya na kayo, maingay, may nagaragari. Siguro mayroong binibiyak ng ulo. Yun ang pagkakatanda ko. Sa Teletech kasi meron siyang retake. May mga call center na nagbibigay ng retake. Kaya huwag kayo masyadong kabahan sa exam. May retake yan, te. Yung first company na tumanggap sa akin, yung APA Customer Service sa may Alabang, sa may Northgate. Madali lang yung na-exam ko dyan. Wala siyang, sa pagkakatanda ko, wala akong exam na tungkol sa computer. Ang in-exam ko lang dyan, multiple choice questions. Mga basic ano natin, basic knowledge natin sa grammar, sentence construction, vocabulary range, subject-verb agreement. Yun lang, yung mga basic lang. Ipapasa mo yan, alam mo naman ang basic, di ba? O ano ba yung ano, pagkakaiba ng she and he? O yung she para sa babae, yung he para sa lalaki. Paano pagbakla? Paano kung kagaya ko? Ano ko? She or he? Di ba kayo malito ha? Oh, alam nyo na yan. Ito pa, madali sa ating pagkakamali sa exam. Do, does, and did. Like for example, did you make a YouTube video yesterday? Oh, hindi pwedeng sabihin na did you mix? Kasi did yun eh. Lagi mo natatandaan ganun. Dako teacher ha, para turuan pa kayo ng ganyan. Alam nyo na yan, basic na yan. Baka isipin nyo call center hopper. Ako hindi ako call center hopper. 8 years ako nagtrabaho. Saka bawat kumpanya na pagtrabahoan ko, matatagal sila. Like yung una kong kumpanya, naka 3 years ako dyan. Yung pangalawa naman, naka 2 years ako. Yung pangatlo, naka 1 year ako. So, pababa siya ng pababa. Ibig sabihin noon, sipag na sipag pa ako. Pero nung tumagal-tagal na, sobrang napapagod na ako. Paunti na ng paunti, di ba? Ang call center hopper kasi iba yon. Yung call center hopper kasi is yung tinatapos na nila yung training nila bago pass ka naman sa iba. O kaya tumagal na ng isang buwan. Ganun, yun ang call center hopper. Diba? Hindi maligaya sa iisa. Hindi maligaya sa relasyon. Yan ang mga call center hopper. Para sila mga ano, naragarihin ko na to eh.
Nag-work din ako sa Aegis People Support. Ang hinagit ko doon, travel account. Travel account sila doon eh, Expedia. Yun ang mga account nila doon. So, ang in-exam ko doon sa pagkakatanda ko, yun din, exam din nila doon, multiple choice question ng grammar. Yung tamang sentence construction, yung mga comprehension skills mo, aralin mo yan. Meron silang tinatawag na call center simulation test. Yung call center simulation test, parang kunyari nasa call center ka na. Ang in-exam ko nun sa call center simulation test, ibubook ko ng ticket yung kliyente, yung customer, ng ibubook ko siya ng flight, ng hotel reservation, mga ganung ek-ek. Kasi yun nga, travel account, guys. Sabi ko, alam talaga. Meron na akong experience sa call center, pero hindi ko alam ang travel account. So, ginawa ko, kung ano lang din yung mga ginagawa ko noon sa dati kong account, yun na lang din yung ginawa ko dito sa panibago. Kapag may mga call center simulation test kayo, laging doon kayo mag-focus sa tamang greetings, like, thank you for calling, my name is Rambin, how can I help you? Kung willingness nyo to help, kailangan din nandoon. I understand where you're coming from, but don't worry, I'm gonna help you to process your reservation today. Yung enthusiasm mo, kung sales account ka, yung enthusiasm mo, ipakita mo. Yung pagiging aggressive mo sa sales, ipakita mo yan. Mahalaga yun. Kasi sales account ka eh. Kailangan makita niya ng interviewer mo na porsigido ka na i-push yung sale. Kailangan bawat hindi ng customer, may mga rebuttals ka. Diba? Ganun yun eh, sa sales account eh. I don't like to buy this product. I don't need this. I don't want this. I don't fucking need this. May mga nagawala-wala kasi ganun eh. So, syempre, kailangan magaling ka mag-rebut. Re-rebut mo, ipupush mo pa rin yung product mo. Ganun lang naman yun eh. Kung travel account naman, navigation lang, focus ka sa navigation. Huwag ka masyado malilito kasi bibigyan ka naman ng time na i-review yung review yung website kung saan mo siya i-click. Huwag kayong hihinto. Kahit medyo mali yung nagawa ninyo, huwag kayong hihinto, tumulinan kayo. Dalawa lang naman ang mangyayari eh. Either na yung interviewer mo, mas focus niya yung the way you respond to the problem ng customer. Pangalawa naman, medyo dahil ang dami mong mali sa navigation, lumagapang ka. Huwag ka mag-alala. Iba naman, nagbibigay ng retake eh. Saka maraming call center. Di ba yan, naiisipin mo, maraming call center pang ma-applyan. Unahin nyo yung pinaka hindi nyo gustong applyan. Pag-practicean nyo lang, di ba? Eh, paano kung nakapasa ka? Eh, di maganda, may option ka. Pag nakapasa ka naman, bibigyan ka naman nilang chance o ng isang araw i-review yung job offer. Kung hindi mo gusto, eh di wag, di ba? Carry lang. Di mayabang ka na ngayon, nakapasa ka sa hindi mo gusto. O di try mo na ngayon to sa pinakagusto mo. Ngayon, kung pumasa ka doon sa pinakagusto mo, mas lalo kang masaya dahil meron ka ng dalawang option. Yung hindi mo gusto at yung gusto mo. Di ba? Sana ganun sa relasyon, no? Pwedeng dalawang puso. Humugot pa. Kung may mga questions pa kayo, comment nyo lang yan. Sasagutin natin yan next video. Ako nga pala si Mavid Rambin, basta good vibes. Thumbs up!